Na-offload na ba kayo sa immigration? O dati na kayong na-offload? Dahil guys, sinusulong kayo ni Senator Cheese Escudero na pwede niyong ma-reimburse lahat ng ginastos niyo, lalo na kapag napatunayan na yung nag-interview sa inyong immigration officer ang nagkaroon ng pagkakamali. At lalong-lalo na kapag honest naman kayo at legit naman yung travel niyo at kumpleto naman yung dokumento niyo, pero in-offload pa rin kayo. Meaning ng reimburse guys ay pwede nyo mabawi lahat ng ginastos nyo, lalo na kapag napatunayan na sinunod mo naman lahat ng mga dokumento na kailangan nila at nasa immigration officer ang pagkakamali. Ito ang pahayag ni Senator Cheese Escudero. And in so far, Mr. President, that's the 32,404 Filipinos offloaded. May I seek the chamber's support that in the special provisions of the 2024 budget that we include a provision that states that these 32,404 and anyone who will be offloaded will be reimbursed insofar as their expenses chargeable against the immigration fees being collected by the Bureau of Immigration since a percentage of this goes to them anyway. Let it hurt them, Mr. President, so that they learn their lesson and so that they exercise the powers given to them, not arbitrarily, but with due diligence and care. Therefore, it just behooves government to reimburse these 32,404 retroactively, Mr. President, even for previous years, chargeable, again, from the fees collected by the Bureau of Immigration. I hope our president can lead us insofar as inserting that provision in the special provisions for the budget of the Bureau of Immigration is concerned for the 2024 national budget. So, ang tanong ng karamihan, pwede daw ba mag-file ng kaso laban sa immigration officer na nag-interview sa'yo at nag-offload sa'yo? Ang sagot guys, panoorin nyo ito. Hey attorney, pwede bang kasuhan ng immigration officer na nag-offload sa akin? Yes, pwede mong kasuhan. If merong abuse of authority on the part of the immigration officer and you're absolutely sure na kompleto yung documents mo and requirements for that particular country na pupuntahan, and hindi ka naman dishonest sa purpose or reason mo for traveling, and yet na-offload ka pa rin for no valid reason, then you can file for an administrative or civil case or both against that immigration officer. An administrative case may be filed by filing a formal complaint before the Board of Discipline of the Bureau of Immigration or its commissioner. Pwede mo ding i-file ito to the DOJ secretary. You may also move for the preventive suspension of that immigration officer up to 90 days. That's according to Section 22, Rule 5 of the DOJ Circular 023 of 2021. And if napagastos ka because of missed flights, missed hotel bookings, you can file a case for damages based on Article 21. If you can prove that the immigration officer willfully caused the loss or injury dahil sa pag-offload niya sa'yo without valid reasons, or Article 27 of the Civil Code, if you missed your flight or napahiya ka because of the officer's refusal to perform his or her public duties. We understand the government's move to stop human trafficking, but this also has to be balanced with fairness, justice, and the welfare of Filipinos who are really honest about their travels. Napakaganda ang hangarin na ito ni Senator Cheese Escudero. Napakaraming Pilipino at mga OFW ang matutuwa dito para matuto din sila ng lesson sa kanilang pagkakamali. Dahil guys, yung ibang immigration officer ay hindi na makatarungan ang pang-offload at sa paghanap ng hindi naman kinakailangan ng mga dokumento at labag na rin sa karapatang pantao ang iba nilang katanungan. Pero madalas sila din naman ang gumagawa ng kabulastugan. Sa CCTV ng Clark International Airport, kita ang pagtayo ng immigration officer na ito at paglapit sa kanya ng tatlong biktima ng illegal recruitment na patungong Cambodia. Agad silang naproseso at hindi na umano in-interview ng immigration officer. Ayon sa NBI, modus ito ng officer. Sa statement ng mga victims, sinalaysay nila doon na mayroong contact itong turang immigration officer at ang job order employee. Kaya guys, kapag na-offload kayo at sa tingin nyo hindi makatarungan ang pag-offload sa inyo ng immigration officer, kagaya nga nasabi ni attorney, ay pwede kayo mag-file ng kaso. Gumawa rin kayo ng ingay sa social media para mas makaabot sa kinauukulan. Pero guys, take note,
Hindi din pwede dapat isisi lahat sa immigration officer dahil napakarami talagang OFW or Pilipino ang nabibiktima ng mga illegal recruiter. Ang binabanggit natin dito na kapag honest ka naman at legit naman yung travel mo at kumpleto ka naman sa dokumento at lahat naman sinunod mo lahat ng guidelines nila pero in-offload ka pa rin, dun mo pwede ipaglaban ang karapatan mo. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!